Parang BOM, di ba? Sinabi ko kanina-kanina doon na meron tayong video na nakaset up sa sales panel mo. So, pag-usapan natin ngayon, itong company na meron tayo, meron ako, no? Kaya, kung ikaw yung tao, invited ka, napasahan ka ng video na ito, tapos naghahanap ka, interesado ka ng opportunity, na mga oportunidad, na pagkakitaan, at ang hinahanap mo ay panghabang buhay, yung tipong kahit 90 anyos na tayo, tuloy-tuloy pa rin yung income natin. So, this opportunity ay para sa'yo, partner. Guys, no? Kung ikaw ay na-invite sa presentation na ito nito. Okay? So, what do we do? What do we want to have and achieve in our life? Okay? So, then, marami yan, no? Marami. So, may mga taong gusto talaga natin, lahat tayo, gusto natin ito. Ito yung rason bakit gusto natin kumita. Bakit gusto natin kumita ng malaki, bakit ginagawa natin ang negosyo. So, pag sinabi mong hindi mo ito gusto, ay, baka, ano, baka nagsisinungaling tayo sa sarili natin. So, sino ba ang hindi o ang ayaw magkagusto ng ganitong kalaking bahay, ano? So, safe, no? So, may sasakyan, may bahay kang maganda. So, maganda ang ibig sabihin, di ba? Lahat tayo niyan. So, sino ang gusto magkaroon ng maraming kaibigan sa buong mundo na kahit hindi mo kadugo, pero you have more business partner or friends kahit saan ka pumunta ay welcome ka, no? So, di ba gusto natin ng ganon? Yung unlimited friends, no? Na parang kapamilya mo. At sino ang gusto magkaroon ng maraming savings o pera? Lahat tayo, di ba? Lahat yan ay gusto natin. Masayang pamilya, gusto din natin, di ba? Masayang pamilya at malaya. Malaya sa oras natin. Okay. So, sino gusto nito? Gusto natin. Baka ikaw meron na, no? Siyempre, baka kailangan mo yan. So, gusto ba natin araw-araw maging maarawan? At gusto ba na gugustuhin ba natin mabasa lagi pag umuwi tayo galing sa trabaho o galing sa mga business forum natin? Gusto ba natin na yung anak natin na laging nabibilad at naarawan at nababasa ng ulan kapag uuwi? Kasi wala tayong pang sundo na kotse natin. So gusto natin ng ganito. Mostly lahat ng tao pag tinanong mo ay gusto magkaroon ng ganito na mga material na bagay, no? So ito ay makakatulong kasi sa buhay ng tao, ng pamilya lalo na. Sabi ko nga, ang pira ay hindi masama. Ang maraming pira ay hindi masama, mga guys, no? Ang pira ay masama, nagiging masama kung iba ang intention mo, iba ang purpose mo. Doon siya nagiging masama. Agree ba? Agree ba tayo? Ang pira ay isang gamit. Ang pira ay nakakatulong. Agree? Ang pira ay pwedeng makasakit sa iba. At ang pira ay pwedeng makatulong or makasakit sa ibang tao. So kaya ang pira ay nakadepende kung sino ang humahawak nito. Sa madaling salita. Ayos ba yun? So, kaya hindi po masama ang magkaroon ng milyon-milyong pera. Dahil, kapag may pera tayo, ang pera natin ay may nabibiling bagay na yung bagay na yon ay siyang nagpapasaya sa pamilya natin. Ganun siya kasimple. Ang pera may nabibiling bagay na nakapagpapasaya sa pamilya natin. Kaya pag sinabi mong ayaw mong yumaman, ibig sabihin lang noon, mali ang pananaw mo sa buhay. Mali ang interpretasyon mo ng pagiging sagana sa pera. Okay ba 'yon? So kahit magbasa ka ng Biblia, ang gusto ng ating Panginoon ay maging matagumpay ka sa buhay. Binigay na sa atin lahat ng kanyang regalo, no? Lahat nandiyan ha, hahanapin mo na lang. Okay? Hindi niya sinabing gusto ko maging kayong mahirap. Hindi niya sinabi 'yon sa Biblia. No? Ang gusto ng ating Panginoon ay masagana, no? Mapayapa, maligaya, lahat nandoon. So, ito yung ilan sa pangarap natin. Mostly lahat tayo gusto natin ng financial freedom, financial
time freedom, financial, social, emotional health, wealth, etc. So lahat ba gusto ito, nakikita natin ang mga bagay-bagay nito at yung pinakita natin sa screen. Sige nga. Sige nga. Sabi ni partner from Philippines watching. Yes, okay. So lahat tayo agree? Agree ba kayo? Gusto natin magkaroon ng ganitong material na bagay na ito para masaya ang pamilya natin? Kung yes, yes na yes din ako dahil para makatulong ka sa iba lalo na. Kasi kung wala kang pera, tingnan mo, may pamilya ka. Sampo kayong magkakapatid. Ikaw gusto mong tumulong pero wala kang pera. So, ibig sabihin, hindi maganda pag walang pera. No? Kaya kung may pera, mas maraming matutulungan tayo in terms of giving a solution sa kanilang, sa iba, no? Okay, kaya gusto dapat baguhin mo din, guys, kung isa ka sa na-invite dito tapos nanonood ka ngayon. So, hindi ko sinasabi na gumawa ka ng masama para maging yun. Yun yung papuntahin eh. Kapag masama na ang intention mo, mamarami ka ng pera, magbabago ka na, di ba? Yun yung nakaka-affect sa atin. Kasi may mga ibang kasabihan na ayaw kong yumaman. Kasi pag yumaman ako, magiging akong masama. So kaya mayroon na agad naghaharang, kumbaga, babarikada sa'yo para umusbong o umunlad sa buhay. Dahil yun yung ano eh, yun yung nakagisnan mo, yun yung mindset mo. Nakaka-apekto yan sa'yo dahil naapektuhan ka ng mga itinanim sa'yo ng mga kapamilya natin. Pwedeng magulang natin, kapitbahay natin, kamag-anakan natin, kaibigan natin. So sila yung mga taong nag-i-input sa ating ng mga informasyon. So, pero may mga mali, which is yung mga maling pananaw, doon tayo natuto, doon tayo nabuhay, lumaki sa ganong pananaw. No? Kaya mali yung interpretasyon natin. Okay ba? Agree? Okay. But, who is living with these dreams? So, in reality, sino ang mga nakakakuha ng mga bagay-bagay na yon? Yung mga nagtatrabaho lamang ba na tinatawag nating nangangamuhan o yung mga nagninegosyo ba talaga? Yung may mga negosyo ang ginagawa. Sige nga. Sino? In reality of life. Okay? Sabi nga dito ni Bill Gates, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Kasi network marketing ay isang a career na pwede mong gawing negosyo. Okay ba? Okay ba guys? So pwede kayo mag-comment dyan kung agree. Sabi yan ni Bill Gates. So, ibig sabihin lang, para makuha natin yung mga bagay na yon, so kailangan pala nating magnegosyo. No? Kailangan nating magnegosyo. So maraming negosyo, bahala na tayo, bahala kayo, pero ang ipapakita kong negosyo ay yung nakita kong napakagandang negosyo na kahit maging katulad na tayo ni Bill Gates na matanda na, they will make money overflowing papunta sa kanyang bank account. Ano? Okay? So may papakita tayo, ito na yon pag-usapan natin, which is ito yung ating DXN, a one world, one market. Okay ba? One world, one market ang ating concept. Yung ating negosyo, pag pumasok ka dito sa ating network marketing, so ang maganda dito, 180 plus countries worldwide ay market mo. Mayroon kang pwedeng lagyan ng produkto mo, pwede mayroon kang bibintahan ng mga bansa. At ang maganda, hindi mo na kailangan magkuha ng mga papeles o mga approval para maging legal dahil company na ang naggagawa noon. No? All you have to do ay sumali sa system para magawa mo makapagbenta sa buong mundo. Meron ba ikaw na network marketing na one world, one market? Wala. Wala kang marinig, only DXN. Kaya nga DXN umabot na ngayon ng 180 countries, guys, dahil sa konsepto natin, no? Legal, no?
pagdating sa legality, hindi nila kayang ipa-legalize ang kanilang networking. Let's say sa Europe, no? Diba? Meron ngayong bagong mga naglipa na ng mga networking. Kaya ba nilang ipa-legalize sa Europe? For example, diba? Hindi. So, hindi nila kaya yun dahil hindi sila ganon, ka-stable at kaganda ang produkto, no? Pero sa atin, tingnan mo, no? Ang dami nating branches. So, pag sumali ka sa DXN, guys, ibig sabihin, may branch ka rin pala sa South Africa, Spain, Sudan, branch mo rin yan, no? Pwede kang magnegosyo dyan, no? Pwede kang pumunta or pwede kang online. So, yan ang paraan para magnegosyo sa atin, online or offline. So, by combination ng online at offline, magagawa mong makapag-build ng malaking network organization worldwide, no? So, international branches meron tayo. Okay ba? So, meron tayong saan pa? Algeria, halimbawa, Andorra, Austria. So, yan ay mga European yan. Egypt, Ethiopia, Germany. Okay? So, lahat ng bansa na yan ay meron tayong DXN. Kung may kakilala ka, may makilala ka, so walang problema. Tayo ay kalat sa buong mundo, guys. So, agree ba kayo? Agree? Agree ba, mga partner? Okay? So, tinan mo ang ating founder. Ang founder natin ay si Dato Dr. Lim Shaoqin, no? Nag-aral kasi ang ating founder sa Indian Board of Alternative Medicine. Ano, na-conferred by PhD in holistic medicine, no? Doctor of philosophy in holistic medicine, hindi drugs, ano? Bagkos herbal or not or alternative medicine or organic or natural medicine, no? Yun yung mga herbs, mga herbal, no? So, yan ang ating founder, nag-iisa. Kapag ang founder mo, dalawa, tatlo, mag-isip ka, guys. Mag-isip ka kung ang CEO ng kumpanyang pinasukan mo, tatlo, mag-isip ka. Dahil kapag tumagal-tagal yan, magkakanya-kanya yan, maniwala ka, guys. So, hindi yan pang long term. Okay? So, dapat isa lang ang nagmamanage o isa lang ang nagdidesisyon. Kahit naman, kahit tatlo kayo magkakapatid, pag tumagal kayo, magkakanya-kanya kayo. Diba? Ganun yon. Ganun ang kadalasan ng mga naglipana na networking ngayon. No? May mga pyramiding pa nga, may mga scam pa nga, no? So, kaya ingat, guys. Pero ang pinapakita ko sa iyo ay lehitimong kumpanya, kilala, sinusundan, minomodel, minomodelo, no? Tinitingala ng iba-ibang mga networking company, no? Kumbaga, nirerespeto, sinusundan, no? So, dahil ang ating company ay napakaganda. Okay, ang vision natin ay to promote health, wealth, and happiness under the leadership of Dato Dr. Lim Shaoqin. Okay? Diba? Okay, so kung mapapansin natin, ang dami niyang awards dahil siya ay nagtapos at nagpakadalubhasa, no, sa kanyang profession, no? Then ang dami niyan, sangkatutak yan, mga guys, no? Okay? Maubusan tayo ng oras kung iisa-isay natin ilan lang 'yon sa mga ano nila, ni Dr. Lim, no? Yung pinaka award and certificate na nagsasabing ano, nagsasabing talagang napakaganda ang kumpanya na ito, no? So, maganda pa, isa pang pinakamaganda sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, public listed po ang DXN, no? Pag tumingala ka, kahit saan tumingala ka, naka-public listed siya. Ibig sabihin, legal at malaking tulong sa ekonomiya ng Malaysia yung DXN. Maraming natutulungan ng mga trabahante, mga negosyante, natutulungan ang DXN, no? The whole Malaysian countries. O country, no? The whole Malaysia country. Okay? So, dahil yan sa produkto natin na revolutionary product, yung ating King of Herbs, no? Yung King of Herbs ay ginawa ng mga produkto na pang-araw-araw. Yung Ganoderma o mushroom,
ginawa ang capsule, powder, nilagay sa kape, sa tsokolate, sa sabon, sa lotion, sa shampoo, ay lotion no, sa shampoo, toothpaste, massage oil. So nilagay doon yung ingredients na mushroom, which is yung ating mushroom ay superior herbs. Pag sinabing superior, siya yung pinakamataas na nutrients sa lahat ng herbal. Kaya siya tinawag na king of herbs. No? So walang ganun, walang kumpanya na ganun. No? Okay, so Dixon Products, marami yan. Ilan lang yan sa mga produkto natin. So, bakit kailangan natin ang produkto na ito, Naganoderma? Bakit kailangan natin? Ito yung rason, mga partner, guys. Kung ikaw ay first-timer. So, dahil sa toxin na pinapasok natin sa katawan. At bakit tayo nagkakasakit? Dahil yan sa toxin and imbalance of the body. No? Nagkakaroon ng toxin sa katawan natin at ang resulta, nagkakaroon ng imbalance o body imbalance. No? What has resulted in the toxin and imbalance of the human body that give rise to all these related health problems? Ito yon. Bakit? The eating habit. No? Eat too much. Eat too often. Eat too fast. Eat too much acidic food. No? Okay? So, sobra na pagkain ng mga lutong-lutong pagkain. No? Niluto na, niluto pa ng tatlong beses. Araw-araw niluluto yung luto ng pagkain. Diba? Araw-araw, acidic food. Pag sinabing acidic food, sila yung mga ano, mga dilata, mga processed food. Sila yon. May limit kumain ng green vegetable. Kaya nagkakasakit, nagkakakanser, nagkaka-high blood, nagkakaroon ng diabetes, arthritis, ang katawang lupa natin. Dahil sa eating habit. Mali yung eating habit natin. No? So, body as the best doctor. Ang katawan natin is the best doctor in this universe. No? Dahil yung katawan natin ay mayroong tatlong level of defense to deal with toxin. Para masuportahan at maprotektahan tayo, yung first level ng katawan natin ay ito. No? Discharge phase. Ang ginagawa niya, yung toxin na nakakapasok sa atin ay inilalabas niya rin sa pamamagitan ng sweat, urine, phlegm, pag-ubo, pagbahing, stools, no, pagmuta, pagtututuli. So kaya nagkakaroon tayo ng ganon dahil yan sa discharge phase na kakayahan ng ating katawan. Okay? Second level defense, ito yon. Put aside phase. Pag hindi na kayang ilabas ng katawan natin, it remain sa ating katawan, sa loob. Ano? Napupunta siya sa isang area, kaya siya nagiging, ano, mayroong uric acid, may cholesterol na, may fatty acid na, may stone na, di ba? May kidney stone, may liver stone. Ang daming stone na, no? No? Dami ng stone sa katawan natin. Hindi na kaya, no? Nasubrahan na. Kumbaga, naabuso mo na. Kaya, ang ginagawa ng katawan natin ay put aside phase, no? So, pangatlong defense ng katawan natin para madepensahan ay maprotektahan ay ito. Ang ginagawa ng katawan dahil nga meron ng mga stone, ay, sorry. Okay, ang ginagawa niya ay binabalutan niya na lang, no? Yung toxin ay ginagawa niya na lang na binabalutan ng ating mga cell. At ang masama doon, yung cell na yon nagiging siyang cancerous, no? So, nag-i-spread yung cancer, dumadami. Kaya may bumubukol na sa iba-ibang part. Sa suso, may bukol, no? Sa puwet, sa brain, etc. So, merong nang tumor phase. Tumor ay ang pagpapabukol na kung saan yan yung mga toxin na na-intact sa loob ng ating katawan. Ang ginagawa niya ay pinupulupputan niya na lang ng kanyang taga-protekta ng katawan din natin. No? Pero tinatawag yan na tumor. Okay? Para hindi umantong sa ganon, ay kailangan pa lang sa first
Defense o discharge phase pa lang, palakasin mo lagi, protektan mo lagi yung katawan mo. Dahil yung tumor, ito yung paborito na pagkain, yung acidic food. The more na kumakain tayo nito, the more na nag-i-spread at lumalakas yung cancer cell. No? Itong sa kaliwa. No? So, yan yun. Kailangan natin kumain pala ng balancing pagkain. Tingnan mo, kumain ka ng isang basong o isang lata na soft drinks. So, ang toxin noon, para ma-plus out, kailangan mong uminom ng 30 basong tubig. Isang soft drink, isang basong soft drink o isang can, 30 glasses of water to plus out the chemical na nasa soft drinks, no? Any soft drinks, acid remove, acid like vinegar, orange and lemon. So ngayon, sa pamagitan ng ating Ganoderma, may kakayahan siyang palakasin yung immune system, then yung immune system siya yung magtatrabaho para tanggalin yung pinagmulan ng sakit mo, no? Yun po ang kakayahan ng Ganoderma. Ayos ba? So, then, enzyme theory tayo. Diabetes is not a problem, but the food. Diabetes problem is caused by pancreas problem. Pancreas problem is caused by, ano, digestive problem. Digestive problem is caused by food problem. Food problem caused by lack of enzyme. Yun, o, dahil kulang. May diabetes ka, ang problema mo, kulang ka sa enzyme. Yun. So ngayon, anong produkto ang mayaman sa enzyme? Ganoderma, spirulina, no? Morenci juice, no? Acordifine juice. Ano pa? Ang dami nating mga juice. So gumamit ka, ito yung ilan ng mga nakikita mong picture, yan yung ating RGGL, spirulina at morenci juice, no? So para gamitin mo siya araw-araw. Pagkain mo yan, di yan drugs. That is food, no? Nakabutil niya kasi ang iba ang mis, nami-misinterpret ito. Pagtingin nila ay ito ay drugs. Hindi po, yan po ay pagkain. Nakakapsul nga lang, nakatableta. So, pero pagkain mo yan araw-araw, isasabay mo sa pagkain mo. No? So, the cycle of red blood production, when red blood dies, no? Binabato niya yan sa spleen. Then yung spleen naman, merong decomposition, binabato niya yan sa liver for further decomposition. No? Then, binabato ng liver yan doon sa kidney. At yung kidney, nagpo-produce ng hormones. No? So, binabato niya yan sa bone marrow. Then, the bone marrow will produce hemoglobin. No? Yung bone marrow natin. To become a recycled red blood. Okay? That is the theory of the blood. No? So, kailangan mo ng spirulina at RGGL dito. No? Kailangan natin, na kailangan yun. Okay. So, ang company natin, sabi ko nga, dahil yan sa ating company, may sarili tayong cultivation, meron tayong sariling manufacture tayo, tayo nag-distribute din, kaya tinawag tayong One Dragon Company. No? Okay. So, under one roof concept, on cultivation, on manufacturing, on distribution, on marketing, objective, low cost, high quality products. That's the power of One Dragon Company. No? Ang objective ay mababa ang presyo, pero mataas ang kalidad. So, walang networking na ganun, dahil mostly na networking nag-aangkat lamang. Nag-aangkat sa ibang mga gumagawa, no? O paggawaan. Meron tayong unique Dixon production technology, yung tissue culture, organic cultivation, cold processing, fiber separation, okay? Micro spore powderization and ultraviolet treatment. Kaya ang ating pagproseso ng ating Ganoderma o ibang herbs ay talagang 100% all natural, intact yung nutrients, no? Hindi yan nilagyan ng chemical. Hindi yan, wala yung preservative, walang additives. So that is 100% all natural, no? Okay? So paano masasabi na natural? So dumaan yan sa mga mabibigat na ahensya
ng mga bawat bansa at mga bawat nagbibigay ng certificates at awards para masabing iyan ay lehitimo or talagang totoo na yan ay maganda. Okay? Meron tayong sa Pilipinas, TGA, meron tayong ISO, marami tayong, meron tayong TGA, no? Therapeutic Good Administration, meron tayong GMP, Good Manufacturing Practice. Sa atin, BFAD, pero approved tayo sa BFAD na foods, not a drugs. Approved tayo sa Pilipinas na food, ano? Foods ang ating produkto. Nakakategory sa foods, not categorized in a drug, no? So, daming awards sa Pilipinas lamang. Tingnan mo, meron tayong mga outstanding award in terms of MLM, herbal candy o yung food supplement natin. Ang dami, no? So, top innovative marketing company, okay, yung CONFIL, Consumer Choice Award, ang dami yan. So ito yon, sabi ko nga, ito yung mission natin, objective, low price, high quality, low profile, high income. So, ang DXC natin ngayon, at sa kasalukuyan, sa lahat ng direct selling sa buong mundo, pang top 22 tayo. Kasi meron mga nasa top pa nila sa atin, kasi sila yung mga nauna na kumpanya, nauna, no? Mga 50 years na sila, 30 years na sila, 50 years na sila sa industriya. Kaya talagang malaki na ang sales nila na ipon, no? Tayo ay 25 years pa lang, pero tingnan mo ang bilis, no? Meron pa mga nauna sa atin, pero kulilat sila, mga nasa top 90 sila, nasa top 80 sila, no? Tayo hindi. Okay? So, product natin, marami. Food supplement. No? Meron tayong beverages. Meron tayong kape, personal care, meron tayong mga personal care, meron tayong skin care, ito yon, no? Household product, yan yung household product natin, meron tayong panglinis sa dito sa sahig, ano to? Sa tiles, sa bowl, meron tayong pang-pashine ng kotse, sa kotse, panghugas ng plato, kutsara, tinidor, baso, meron, pang-tiles, meron, panglaba, meron. Oh, yung tawag niyan, household product, meron tayo niyan mga partner, no? Water treatment, so kung meron ka nito sa bahay, no? Para ka natin itong, pwede ka na magnegosyo nito, magbenta ka ng tubig, mineral. No? Pwede mo nang bintahan yung mga kapitbahay natin ito. Kaya ito yung maganda na mabibili ako nito dahil magbibenta ako nito sa barangay ko. Pag meron ako nito, ikukunik ko ito sa barangay namin, then magbibenta ko ng tubig. Isang container, let's say, 10. Or 20, no? Isang container na tubig, let's say, o 25. Ilan ba ang bintahan ngayon ng container? So, sige, 20 o 25. So, makakabili ka sa akin ng mineral water na, no? So, ganun, pwede yon. So, home appliances series, marami tayong mga home appliances series, katulad nito. Ito, meron tayong yogurt maker. No? So, ang dami nating produkto partner. So, tulad na lang itong baby ko, ito yon mula months old hanggang ngayon, spirulina ang kanyang vitamins, no? Ikaw ay 1 year old. So, yeah, okay partner. So, yan yung baby ko, ano? So, 1 year old siya that time. Ngayon, 5 years old na siya, no? So, 5 years old na yung baby namin. Okay. So, guys, meron tayong bagong... Meron tayong bagong Korean cosmetic series. So, yung Korean na ito yung pinaka-natural natin. Ito nakita nyo, Gempuri, that is natural, 100% natural ingredients. Ang ating skincare ngayon, no? So, saan ka nakakita ng cosmetic na natural ang ingredients? So, only DXN, di ba?
GXN, the new beautiful brand engraved in people's mind of the world. One world, one market. With One World, One Market business concept, GXN has been successfully marching all over the world. With humble attitude towards market consumers, now we add a high aesthetic value to that success. You will experience the most precious beauty product in the world. GXN Cosmetics, delight to people in the world. Gem Puri. Amethyst, Truffle, Mushroom Gurus, Spirulina, Lactic Acid Protein, Hydrolyzed MicroRNA makes your skin radiant and natural. M Miracle, Seaweed Complex, Marine Collagen, Deep Sea Water, Peptide Complex, Liposome Technology, young and healthy skin with elasticity and moisture locked deep into your skin. DXN Mask Pack. Delight your skin with light and soft touch of DXN Mask Pack. DXN Mask Pack is the best way to keep moisture locked in and tighten your skin. Your skin is reborn as gorgeous, glowing skin. One world, one beauty. The world comes under the spell of healthy beauty of DXN. Beyond simple beauty, the beauty of DXN, symbolic of healthy beauty. One world, one beauty. And higher value of success all over the world. Alright partner, now yan po ang ating bagong DXN Korea Cosmetic. Yan po ay ano na, naka-launch na po sa bansang Europa, ano, Mongolia, UAE, ano pa, Malaysia, other countries. So ang Philippines guys, abangan natin ang pag-launch nito sa iba-ibang mga bansa dahil dahan-dahan po ay ibubukas sa market ng iba-ibang mga bansa. So hanggang lahat ng bansa ay meron ng bagong skincare o cosmetic series natin na ito, ano? So, napakaganda nito. Okay? So, dahil One Dragon Company tayo, sabi ko nga, we have our own cultivation, own manufacturing, own distribution. Tayo-tayo din ng mga member. Okay? So, ngayon, paano kumita sa DXN, mga guys? Are you interested how to earn in DXN? No? Simple lang, maging wise consumer ka lang. So, be a wise consumerism. Ito yung approach natin. Ito yung gagawin mo. Wise consumerism. Okay? So, may dalawang uri ng consumer. Yung wise consumers at regular consumer. Yung regular consumer, sila yung mga taong taga-ubos lamang ng produkto. Wala silang benepisyo. Pag wise consumer, taga-ubos din sila pero they earn money from the buying this product. No? Kumikita din sila sa paggamit nila ng produkto. Kaya sila ay masasinasabing wise consumer. Ngayon, kung ikaw ay wise consumer na, DXN member ka, ikaw ay masasabing wise consumer. Bakit? Kung napapansin mo, ikaw ito, you, no? Na-sponsor mo si A, na-sponsor mo si B, na-sponsor ni BCC, tapos si C, maraming kakilala pala, no? Na-sponsor niya lahat. So ikaw na nasa taas, di mo kilala itong mga nasa ilalim. Dahil gumagamit sila ng produkto, ano? May puntos dito. Kaya lahat sila may kita. Pero ikaw, lahat ng nakakonek, lahat yan may kita. Ganon po ang pinakamaganda sa DXN natin. No? So, kumikita ka dahil sa produkto na ginagamit nila dahil may puntos po yun. No? Because, or dahil nakakonek sila sa'yo, lahat ng daanan na konektado, lahat po yan may kita. Saan, itong nasa ilalim, saan nakakonek? Di ba? Kay C? Oh. Ibig sabihin lang, kikita si C, kikita si B, kikita si A. Ikaw, nasa ibang bansa, kumikita ka ng repeat income. Dahil may mga naliligo, nagtutubras, nagkakape, nagsasabo, nagsashampoo, naglolotion, sa ilalim na hindi mo nakakilala sila. Okay? That is network marketing system. Okay ba yun? Assuming, sa Pilipinas ka ngayon, no? Remember, sa Pilipinas, 1,000 para kumita
ng bonus. Kailangan bumili ka ng personal points mo. So, ship to DXN products. Invite at least 3. Kung walang 3, 1, 2, 3, bahala ka. Invites o sponsor as many as you can. Pero sa example natin, let's say may tatlo ka na sponsor ngayon. Ngayong buwan. So, ang bonus mo, mababa lang kasi nag-start ka pa lang. 198. So, next month, yung tatlo mo, naka-sponsor din. Nagtatatlo. The following month, siyempre, ikaw din, igagawin ka. Huwag ka papayag na wala kang ginagawa. Huwag kang aasa sa downline mo. Dapat may sarili ka ginagawa. Okay ba? So, tingnan mo, the following month, dumadami, nagmumultiply ka na. Marami ng puntos. Kaya, you earn 1,000 mahigit. Di ba? Tingnan mo, the following third month, di ba? Lahat nagmumultiply. So, na-apply mo na yung leveraging. Yung ano, yung power of leveraging. So, na-apply mo na. Kaya, kumikita ka na ng malaki. So, the third month, you earn 8,000. So, depende. Depende kasi yan sa grupo, dun sa production ng grupo. Baka pwedeng 5,000 lang on the third month. Baka pwedeng 2,000 lang. O baka 1,000 lang on the third month mo. Kasi nga, depende sa grupo. Pero pag nasunod mo ito, tatlo-tatlo, perfect. Nag-1,000, no? Point value, lahat. So, yan ang kikitain mo. More than pa dyan, no? More than pa yan. Kasi may mga mag-IOC pa dyan, may mag-IOC din na dalawa, tatlo, di ba? O, tingnan mo po, on the fourth month, no? Tatlo-tatlo, ilan na yung direkta mo on the fourth month, di ba? Meron ka ng 12. 3 times 4, di ba? Yung yellow. So, lahat yung direkta mo, di ba? So, kaya meron ka ng 48,000 on the fourth month. Okay ba? So, pwede diamond ka na dyan. Pwedeng diamond ka na dito on the fourth month or fifth month. Sabihin mo na fifth month. O kahit pa 1 year. After 1 year, na perfect mo yung sistema na nagpa-power of 3 ka. No? Power of 3 or power of 2 or power of 1. Bahala ka. Bahala tayo magtrabaho. Tayo ang gagawa ng ating income. Hindi po yung company. Okay ba yun? Naintindihan ba natin? So, kaya the more na you make an effort, so it's better ikaw ang mabibenepisyuan, no? So, ito yung benepisyo natin. Tingnan mo yung ating benefits. 71% ang ibibigay sa'yo once na na-hit mo yung Star Diamond. So, doon muna mararamdaman yung ano pinaka-happiness mo. So, pero pag distributor ka pa lang, star agent, star ruby, mga challenge, ano yan, challenge position. So, i-challenge mo ang sarili mo dito para mag-diamond. Dahil yung pinaka-happiness na mag-start ay nasa diamond, no? Dahil ito yung binibigay ng DXN sa lahat ng member. Once na nag-start ka ng mag-diamond, then nagka-qualify diamond ka, no? So, you will get every month 71% you enjoy the freedom na gustong ibigay sa atin ng DXN, no? So